ay yung mga teacher. Kasi, sobrang busy nila eh. Hindi katulad ng mga director. Mga director, mga empleyado sa opisina, pagdating sa bahay, wala na silang gagawin. Kaya gagawa tayo ng lesson plan. Kaya nakikita natin sa mga ibang bansa na ang pinakamataas na binibigyan ng sahod ay yung mga teacher. Tayo lang dito sa Pilipinas. Ako, nung hindi pa ako nakapunta ng abro, sumusuldo ako ng 60 pesos after month. Masyadong mababa. Pangalawang trabaho ng guru, marhalato, asna, at tadris. Yan ang stage na ang guru ay nasa loob ng kanyang classroom. So, anong gagawin niya doon? Yan, nagagamit niya yung kanyang kaalaman sa methods of teaching. Nagagamit niya yung methods of teaching. Sa methods of teaching, nababasa ko lang yung methods ni Herbert. Mga kahit saan ka pumunta ng mundo, anong methods ang ginagamit sa pagtuturo at pinaka-popular yung methods na ginawa ni sino? Si Herbert. Ano yung ginawa niya? Tamhid. Yung tamhid, motivation. Tapos yung out, yung presentation. Rabat. Takwim, istintas. Sa aking study sa methods na ito, nakita ko na hindi pala si Herbert ang unang nagsabi na ito yung dapat gamitin sa pagtuturo. Nakita ko lahat ito na nasa Quran lahat. I-explain natin pagdating natin sa paggawa ng one lesson plan doon tayo i-explain, ha? Sa atin ngayon, ang ating gustong i-emphasize na yung guru ay mayroon siyang mga oras na yung mga oras na yun ay mayroon siyang dapat gawin. Mayroon siyang dapat gawin sa loob ng classroom. Anong gagawin niya doon? I-apply niya yung kanyang kaalaman sa methods of teaching. Yung sinasabi natin, Katawato at tadres. Tapos, pag siya itapos sa pagtuturo sa loob ng classroom, yun, mayroon siyang dapat gawin na tinawag natin marhalaton ma-ba'da at tadres. Marhalaton ma-ba'da at tadres. Yun ang stage na mayroon kang gawin o start pagkatapos ng yung pagtuturo. Na-explain mo na yung mga gusto mong i-explain sa mga bata. Ano yun? Ang marhalat o mabalat tadres, anong gagawin mo doon? Yung evaluation. Yung evaluation, gagawin ng guru yung evaluation pagkatapos niyang magturo. Pagkatapos ng kanyang pagturo. Yung sinasabi natin na takwin, evaluation. Okay. Bakit walang lumabas? Punta tayo sa paggawa ng lesson plan kasi ito yung talagang pinakamahirap sa atin mga guru. Paano tayo gagawa ng lesson plan? Ang sinabi ko na wala talagang fixed na format sa paggawa ng lesson plan. Wala talagang format na fixed. Ano ba ito yung format na hindi pwedeng baguhin? Wala tayong makikitang ganun. Sa paggawa ng
sa lesson plan. Kapag daw ng lesson plan, walang format, depende. Ano yung lesson plan? Ano yung lesson plan? Ang ibig sabihin ng lesson plan, ano yung ibig sabihin ng lesson plan mo? Bago tayo, saan ba yan? Mafhum, i'dad at dars. Ha, ano talaga itong daftar tahdir, lesson plan? Ang sabi niya, ya'taqidu ba'du mudarris al-mawad min al-qurdama wal-judud 'ala sawa anna al-maqsud bil i'dadi wa an yaqumu bi naql al-maddati ad-darasiyyati mukhtasara min al-kitab al-madrasi ila daftar al-i'dad. Yung mga guro noon, ang kanilang alam sa lesson plan, ha? Ang kanilang alam sa lesson plan, yung mga maalumat, ha? Mga maalumat na nasa kitab na yon, itatransfer lang sa lesson plan. Walang pinabago. Yun ang alam ng Juan. Kasi noon, yan, ganyan yung ginagawa natin. Kasi tayo marunong gumawa ng lesson plan. So, ang ginagawa natin, pag kailangan, tayong gumawa ng lesson plan, yung nasa kitab, ha? Kukopya natin, ite-transfer natin sa ating mga lesson plan. Pero yun, walakin hada i'tikadun yukhalifus sawabu kathiran. Mali yun. Yung paniniwala na yun, na yung lesson plan ay yung mga malumat na galing sa kitab na nilagay lang sa plan ay mali yun. Bakit? Ano itong lesson plan? Ang lesson plan ay yatasawwaru al-mudarrisu ma sawfa yaqumu bihi dahil al-fasli min anshitatin tarbawiyatin mukhtalifatin li sharhi darsin mu'ayyin bima yuhaqqiqu ahdafa hadha ad-dars. Yung lesson plan nakalagay doon kung ano ang mga activities na gagawin ng guro sa loob ng classroom. Ha? Ano? Lahat. Lahat ang gustong gawin ng guro sa loob ng isang oras. Sa, kasi karamihan sa ating mga schedule, isang oras ang isang subject. So, paggagawa ka ng lesson plan, ha? Paggagawa ka ng lesson plan, halimbawa, ikaw ay ustad ng Naho. Ha? Gagawa ka ng lesson plan sa madda na yun. Ha? Kung ano yung mga activities na gusto mong gawin sa classroom, lahat yan nasa nakalagay doon sa lesson plan. Yun ang, ha? Yun ang sabi niya. Ha? Yun ang sabi niya. Yung lesson plan, kung ano yung plano mo, nagawin mo sa loob ng classroom, lahat nakalagay doon sa, ha, sa inyong lesson plan. Bakit tayo gagawa ng lesson plan? O nang una, yashurul muallimu bil itmi'nan. Mafifil mo na relax ka pagpasok ng classroom. Ha? Meron tayong mga ustad. Ah, mayroon tayong mga ustad na pumapasok sa kanyang classroom na hindi pa niya alam kung ano ang topic na gusto niyang ituro sa oras na yun. Nagtatanong siya sa mga bata. Ha? Ano tanong niya na may tama? Ha? Ano nangyipong hindi tanong siya? Ibig sabihin, hindi siya gumawa ng lesson plan. Pag gawin mo yun, hindi mga bataktan kita. Ha? Pagbuksan mo yung kitab, basahin mo. Siguradong mayroon kang may encounter na mga words na hindi mo alam. Ha? Pag makita mo yung mga words na hindi mo alam, anong ibig sabihin itong word? Ha? Ano ito? Ha? So, hindi ka kampante sa loob ng classroom. Ha?
Anong gagawin mo? Ang gagawin mo, magsusunod tayo. Sasabihin mo sa mga bata, mula doon sa corner ng blackboard, tatapusin mo sa corner na ito. Ha? Para ha, wala kang magawa, walang magawa yung mga estudyante mo, kundi pagsulat ng sulat ng sulat hanggang sa matapos, ha? Oh, matapos ang oras, narinig mo yung bill, sabi mo, sayang. Ha? Anong sasabihin mo? Sayang. Ha, naghanda ako, pero hindi ko naituro sa inyo. Pero, exit lang yun. Ha? Nag-exit. Ha? Kalam. Kasi, mayroon kang nabasa doon na hindi mo alam. Tayo, hindi tayo mga Arabo. Ha? Mga ustad tayo ng Arabic language o kaya Islamic values na ang ginagamit natin libro ay ha? Nakasulat sa wikang Arabic. 100% mayroon tayong makikita doon na mga words, mga kalimat na hindi natin maintindihan. Kasi yung dictionary, kumuha ka ng dictionary. Ha? Ano yung pinakamalaking dictionary? Kumuha ka. Halimbawa yung mga Maulid na yun. Ha? Yung Maulid na yun, mayroon kang makikitang word na hindi mo makikita doon. Ha? Kung mayroon mga words na hindi kayang sagutin ng dictionary yun, ha? Ikaw, kaya mong sagutin? Hindi. Ha? So, pag gumawa ka ng lesson plan, nabasa mo sa bahay o kaya sa office mo, nabasa mo yung libro, nakita mo doon, ha? Yung mga words na hindi mo talaga alam. So, you have to go, ha? To the dictionaries. Ha? Pupunta ka doon sa mga dictionary, alamin mo anong ibig sabihin ito, ha? So, pagka pasok mo doon sa classroom, ha? Hindi ka talaga natatakot. Ha? Tayo, pagpasok natin sa classroom, ha? Pag biglang pumasok yung mudirul madrasa, anong, ha? Anong mangyayari sa'yo? Ha? Matatakot ka. Bakit? Pumasok pa itong mudir. Nakikita niya na hindi ako handa. Ha? Pero, kung gumawa ka ng lesson plan sa bahay, ha? Alam mo lahat yung nandoon, ha? Sa topic na gusto mong ituro, mas gugustuhin mo pa pumasok sa loob ng classroom mo yung direktor ng madrasa. Para makita niya, oh, ano mo din, nakita mo na ako ay napakagaling na guro, ha? Napakahusay. Ha? Pero, kung hindi ka handa, hindi ka ready, ha? Pag biglang pumasok yung inyong supervisor o kaya yung mudir sa madrasa, ha? Patay ako. Ha? Yan, yashurul muallimu bil itmi'nan. Ha? Yashurul muallimu bil itmi'nan. Ha? Kampante ka, relax na relax ka pagpasok mo doon sa classroom. Kasi nabasa mo, wala kang nakikitang words noon na hindi mo alam. Kasi kung mayroon kang nakita, tapos na. Ha? Nakita mo doon, ha? Sa mga dictionary. Ngayon, alam mo na, wala kang takot, wala kang pangamba. Ha? So, relax na relax ka doon sa inyong classroom. Pangalawa, yuhakikul ahdaf at tarbawiya. Ha? Lahat tayo, bago tayo pumasok sa classroom, mayroon tayong objectives. Ha? Mayroon, di ba? Kailangan may objectives ka. Ako ay papasok sa class na ito. Kailangan kong malaman. Ha? Kailangan ito malaman ng mga estudyante. Ha? Ito, kailangan ituro ko sa mga estudyante. Kailangan nilang ha? Malaman ito. Ha? So, yung ginawa mong objectives, yung ginawa mong objectives, maaabot mo. Bakit? Dahil mayroon kang sapat na preparation. Mayroon kang preparation na sapat na yun. Ha? Halimbawa, ito, hindi nila ito maintindihan. Ano ang gawin ko para ito ay kanilang maintindihan?
ang makukuha mo bago ka pumasok sa classroom. Yusaidu ala tahkikil intibati wal nidami dahil al-pasad. Makakatulong ito para hindi masyado kwan yung classroom. Pag wala kang preparation, dahil hindi ka gumawa ng lesson plan, wala kang preparation.